Sa videong ito sa Laguna, makikita ang isang batang babae na sinasabunutan, binabalibag sa simento at kinakaladkad sa kalsada. Matapos ang ilang segundo, sa kabilang direksyon naman siya kinaladkad. Ang ibang kasama sa grupo nanonood at tila hindi umaawat sa kaguluhan. Nang makawala, agad tumayo ang batang babae at naglakad papalayo. Sa isa pang cellphone video na nakuha na naman sa Nueva Vizcaya, makikita ang isang grupo na tila may inaabangan sa kalsada. Maya-maya pa, sinasabunutan na nila ang isang naka-uniform na batang babae. Sumugod ang isa pang nakaitim na babae at hinablot ang isang umaawat sa eksena. Matapos ang halos 10 minuto ng sabunutan at paggaladkad sa mga biktima, isang tricycle driver ang umawat sa kaguluhan. Ano kaya ang mitsa ng mga rambulan na ito? Sa datos mismo ng Department of Education, papataas ang kaso ng bullying sa bansa. Paano mapipigilan ang mga ganitong uri ng karahasan? Sa isang viral video na mahigit 1 million views, isang walang malay na bata ang pilit na isinasalba ng ilang tao. Ang pasdit, nadikita na pala ng kamandag ng box jellyfish o salabay matapos maligo sa dagat. Ang masaya naman sanang bakasyon sa Palawan ng isang empleyado mula sa Maynila. Napalitan ng pangamba matapos siyang masting at paluputan din ng box jellyfish. May kumapit na kuryente doon sa hita ko pataas na yung kuryente sa doon intense eh. Umabot siya hanggang ulo. Tapos hindi ko na naramdaman yung paa ko, nag-bandid na siya. Ang masaklap, ang ganitong insidente minsan nauuwi sa kamatayan. Nito lang Lunes, isang babaeng turista ang nasawi matapos atakihin ng jellyfish sa Santa Fe, Cebu. Message sa akin ni Trisha, yung pamangkin ko. Sabi nung wala na, doon na po ako nag-breakdown. Hindi ko po lubos akalain na yung kapatid ko po, nawala na lang yung ganun bigla. Love the Philippines. Yan ang bagong tourism slogan ng bansa. Pero paano mangyayari yan? Kung may mga tourist spot sa bansa, ang wala pa rin sapat na medical facilities para sa mga emergency cases. Sa cellphone video na kuha noong June 22 sa Pila, Laguna, makikita ang walang awang pananakit, pananabunot at pagkaladkad sa isang batang babae. Ang ilang nasa paligid, tila nanonood lang. Lumalabas na ang mga nag-aaway, pumapasok pala sa iisang eskwelahan. Nahanap ng reporter's notebook ang batang sinasaktan sa video. 6 na araw matapos ang insidente, sariwa pa ang sugat na natamo ng 15 taong gulang na si Amanda. Hindi niya tunay na pangalan. Nakalbong anit, mga malalalim na galos sa tuhod at masakit na ulo at katawan ang iniwan sa kanya ng insidente. Paano napunta sa ganung sitwasyon niyo? Nakaupo lang po ako dun sa bench. Dito po na pansin na dumating po yung tatlo. Tapos po, nung nakaupo po ako, yung po nasa likod ko po, bigla po akong sinapakan 2 beses. Wala sa likod? Oo po. Hinawakan na po agad ako sa kamay ng dalawa. Di na po ako nakagante kasi po, nanghihina na po ako. Habang po kinakaladkad ako, sinasapak po ako. Simula po sa kabilang... Nakatayo ka o nasa sahig ka na? Nasa sahig.
ang mga nanakit kay Amanda, mga kapitbahay niya at dating kaibigan. Nagsimula raw ang lahat dahil sa iringan sa social media. Tinatanong ko naman po sila kung ano po yung dahilan. Hindi naman po sila laging ipag-usap. Hanggang po sa pinost na po nila ako. Kung ano-ano po sinasabi sa akin, ganun. Sa social media? Opo, pinapahiya po nila ako. Sa pinropal po nila ako, gumanti po ako doon. Hindi po, di ko na po matiis yung galit ko. Kaya nag... Opo, kaya gumanti na po ako. Ang kanyang picture, mukha po ng anak ko ay pinalit at yan po yung caption. Pwede rin akong panakot sa bakit. Kano katagal to? Nung may 14 pa po yan. Ilang araw kanilang binuli sa social media? Siguro po mga ano po, mga 1 month. Maapektuhan po bang academics niya? Hindi ko muna po papapasukan ng anak ko dahil same ho sila ng eskwelahan. Paano kung maulit? Sa tulong ng barangay ni na Amanda sa Pila, Laguna, nagbigay ng pahayag ang dalawang itinuturo ni Amanda na nanakit sa kanya. Gate ni Rachel, hindi niya rin tunay na pangalan. Si Amanda raw ang naunang gumawa ng malalaswang post tungkol sa kanya sa social media. Kada labas ko pa, Ben, ay magkano ka? Sabi, binibenta ka na pala, for sale ka lang pala. Tapos sa may school po, inaano rin po nila ako. Hindi na po ako makano sa school, hindi na po ako nakakapasok. Nigiling po yung paningin ko dahil po sa ginawa niya sa akin. Sobrang galit ko po, hindi ko na nga po alam na sinabunutan ko yun eh. Kinanadkad ko po siya. Pagka may makakakita po sa amin, sabihin, ah, ikaw yung viral, di ba? Yung matatanda po dyan, sabihin, eto yung salbahing bata, yung mga ganun po sa akin. Pinagmuha niya po ako sobrang samang tao. Ang isa pang makikita sa video na tila hindi nakuhang umawat, ang dating kaibigan ni Amanda na itatago namin sa pangalang Marian, 15 taong gulang. Pero hindi po ako tumutulong. Ang pinapalabas po, tumutulong din po ako sa awal. Kasi po, dapat pong mangyayari nung kakausapin lang po namin. Na bigla lang din po kaya hindi ko po naawa. Kaya po, nangyari po yun. Ayon sa mga magulang ni na Marian at Rachel, hindi raw pinagtulungan si Amanda. Pero handa raw silang humingi ng dispensa para sa nangyaring gulo. Sa totoo lang po, hindi siya pinagtulong. Kita po sa video na isa lang ang naako po niya talagang siya lang. Kasi kita naman po sa video ang pangyayari. Humingi kami ng pasensya kasi nagkamali nga ng ganon. Eh sila po yung ayaw magpaano. Tutuloy po daw niya yung kaso. Tutuloy po daw. Kami po, hindi tutuloy din po namin yung inaano niya sa anak ko. Sa ngayon, wala pang tugon ng Municipal Social Welfare Office ng Pila, Laguna tungkol sa insidente. Nakuna ng video na ito noon lang June 23. Nagpapahinga ang dalawang magkaibigan sa isang park nang sugurin sila ng isang grupo ng mga kabataan. Ang panlalait daw sa kanila ay tungkol sa kanilang pagiging katutubo. Sa video na nakunan sa Nueva Vizcaya nito lang nakaraang linggo, makikita ang isang grupo ng kabataan na tila may inaabangan sa kalsada. Nang dumaan ang isang naka-uniforme na babae, agad siyang sinabunutan at saka kinuyog ng grupo. Boy, tama na! Tama na! Tama na! Ang isa pa niyang kasama, kinablot at pinagtulungan din. Boy, tama na! Tama na! Natigil lang ang rambulan ng may umawat na tricycle driver sa paligid. Isa sa mga biktima ng pambubugbog, ang 15 taong gulang na si Kimberly, hindi niya tunay na pangalan. Kwento niya, kaeskwela niya ang mga nasa grupo. Nagsimula raw ang lahat ng kutyain siya at kanyang kaibigan tungkol sa kanilang pagiging katutubo. Binubuli-buli kami ng buglo, tas yun po, pinagsabihan namin sila. Naghahamon po sila na 1v1 daw. Tumatahimik po kami, hindi po kami pumunta. Matapos lait-laitin, hinamon daw ng grupo sila Kimberly ng one-on-one na suntukan. Dito na raw, nagkagulo.
Nagtamo siya ng mga sugat sa mukha, tuhod at kamay. Pero tinago raw niya ito sa kanyang mga magulang. Masadyang natakot lang po kasi kami. Baka pagalitan po kasi kami. At nang mapanood ang kumalat na video, nagpa siya ang ina ni Kimberly na magsampa ng kaso laban sa mga nanakit sa kanyang anak. Gusto kong idemanda talaga yung mga bata. Kahit kung minsan may pagkakamali man siya, pero yung sa punto na ganun na binubugbog siya, eh hindi ko matiis, hindi ko kayang tingnan na ganun ang ginawa nila sa anak ko. Nitong Huwebes, kasamang ina ng kaibigan ni Kimberly, nagtungo sila sa barangay hall para magpa-blotter. Nag-report po kami sa Gaydan. Kaso nga lang po, busy sila sa school, kaya nag-schedule po sila ng Huwebes. Bibigyan lang naman yung sumon yung respondent at saka notice of hearing dun sa complainant. Within 3 days, kailangan magharap sila. Kasi pag ang minor po ang involved dito, yung kailangan ng parents nila, guidance ng parents. Para sa mga magulang na mga biktima, malinaw na pambubuli daw ang nangyari sa kanilang mga anak. Kinutsa, sinaktan at pinagtulungan ng walang kalaban-laban. Ayon sa isang pag-aaral na ginawa kamakailan, lumabas na sa 70 bansa nangunguna ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng bullying. Ang tanong, ano ang tugon ng pamahalaan para makatulong sa pagpigil ng ganitong uri ng karahasan? Sa datos mismo ng Department of Education, papataas ang kaso ng bullying sa bansa. Status of the implementation of Republic Act number 10627 or the Anti-Bullying Act of 2013. Dahil sa pagdami ng bullying case sa bansa, nagpatawag ng committee hearing ang Senado Pebrero nitong taon para i-review o tignan kung naipatutupad ng maayos ang Anti-Bullying Act. Last November 24, 2023, we established the Learner TeleSafe Contact Center helpline. So this already allows the learner to directly report via call, via text message, via Facebook Messenger, via email and website, reported case. Walang lugar sa kahit na anong lipunan, lalo na sa loob at labas ng paaralan, ang karahasan. Sa kabila ng batas na naipasa, eksaktong isang dekada na ang nakalilipas, marami pa rin kabataan ang nabibiktima ng mga bully. Dapat ay magkaroon ng malinaw na takbuhan ang mga biktima at mas tumalim ang ngipin ng batas nang maparusahan at madisiplina ang sinumang may pananagutan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Sa viral video na ito ng may 1.5 million views, makikita ang isang batang lalaki na wala ng malay na pilit na iniligtas ng mga nagmamalasakit na residente at kanyang pamilya. Ang bata, kinapitan pala ng jellyfish o salabay. Makikita ang binuhusan at pinunasan ng suka ang katawan ng bata. Ilang sandali pa, biglang nagkamalay ang paslit. Box jellyfish din ang umatake sa 24 years old na si Jean Marlan Alcoventas. Bakas pa sa hita niya ang mga sugat na natamo mula sa nakalalasong jellyfish. October 2022, nang mag-tour si Jean at kanyang mga katrabaho sa El Nido, Palawan. Masaya ang unang araw ng kanilang bakasyon. Pero napalitan ito ng takot dahil sa hindi nila inaasahang bisita. May kumapit ng kuryente doon sa tita ko pataas. Yung kuryente sobrang intense eh. Umabot siya hanggang ulo. Tapos hindi ko na maramdaman yung paa ko. Nagbandid na siya. Pag-aahon sa tubig, dito na nakita ni Jean ang nangyari sa kanya. Sobrang init ng part niya na jellyfish. Tapos para siyang nilatigo na sugat. Mga nagpantal po siya nung una. Pagpupo ko dun sa bangka, nagsigaw sila yung mga bangkero. Nasalabay, salabay na salabay daw ako. May handa naman sila doon na suka. Binuhos nila, tapos parang kiniskis nila yung part na sting. Pero nung suka, may kinuha silang halaman. Parang dinurug-durug lang nila. Doon, dinilapat lang din nila doon sa part na sting. Tapos nag-search ako doon, sabi niya,
box jellyfishes sa mga deadly na jellyfish. Pero pagkatapos ng ilang oras, si Jean may nararamdaman na raw na kakaiba. Dito na siya sinugod sa ospital na nasa kalahating oras ang layo mula sa pinangyarihan ng insidente. Nag-decide na po yung mga kasama ko na after nung tour, isugod ako sa ER. Pero that time po, nalinikit na rin talaga yung dibdib ko nun. Ito po yung marks na naiwan ng jellyfish sting. Base sa karanasan ni Jean, mahalaga na may madaling mapuntahang pasilidad ang mga turista para sa emergency cases at mga lifeguard na sinanay para sa ganitong sitwasyon. Dapat may malapit na ospital or clinics dun sa area kasi hindi po natin maiwasan yung possible talaga every hour, every minute may mangyaring incident na gano'n. Kung si Jean maswerteng nakaligtas sa laso ng box jellyfish, ang 31 years old na si Leslie Madrinero, patay matapos palupitan ng makamandag na jellyfish habang nagbabakasyon sa Santa Fe, Cebu. Ang nangyari po kasi is nagkaroon po kami ng yayaan, mga magkakaibigan na magkaroon nga po na gala. So yun, nag-swimming kami and then nag-decide na kami na punta na kami sa third location, which is the ruins, cliff siya. Although hindi naman siya ganun kataas. Pagkatapos ng ilang minutong pagbabad sa tubig, nagkayayaan na raw silang bumalik sa Pampang. Dito na raw may ibang naramdaman si Leslie. Narinig na lang namin is, aw! Parang gano'n, parang nagulat talaga siya. Although hindi kami sure kung bakit. And then, narinig ko na lang, sabi ni Leslie is, Marlon, nahihilo na ako. Umarap siya sa akin, tapos bumagsak na siya agad. Si Leslie, nasting na pala ng box jellyfish sa braso. Wala silang tour guide na kasama noon, pero may nakasabay silang turista na doktor at nurse. Sa bandang kanan ko, may narinig ako na, oh, ito, suka, suka. So, inabot ko siya. Ako na rin yung nagbuhos sa braso ni Leslie nung suka na dahan-dahan. And then, habang binubuhos ko yun, sini-CPR na po siya. Yung babae po yung nurse, and then yung lalaki po is yung doktor. Sa larawang ito, makikita na naisakay pa si Leslie sa ambulansya papunta sa ospital na nasa kalahating oras ang layo. Sinubukan ba siyang i-revive, pero tuluyang binawian ng buhay si Leslie. Labis ang pangungulila ng pamilya ni Leslie sa bigla niyang pagkamatay. Si Leslie po yung naging sandalan po ng lahat ng pamilya natin. Especially sa mga pamangkin niya. Siya ay nagpapaaral ng tatlong pamangkin niya. So parang yung, kasi hindi pa siya nakapag-asawa eh. So yung buhay niya, nakadedicate sa mga pamangkin niya. Ito lang June 9, naglabas na pala ng babala ang bayan ng Santa Fe tungkol sa pananatili ng mga jellyfish sa lugar. Ang problema, hindi naman ito alam ng ilang mga turista kagaya ni na Leslie. Wala rin daw mga signages na nakapaskil sa pasyalan para mabigyan ng babala ang mga dayo sa lugar. Ayun, nireview naman namin na wala kaming nakita sa side namin. Sa isang pahayag mula sa mayor ng bayan ng Santa Fe sa Cebu, muli itong nagpaalala sa publiko na maging alerto at mag-ingat habang naliligo sa pasyalan. Iniimbestigahan pa raw ngayon ang insidente. Susunod, kung sakali namang maging biktima ng jellyfish attack, ito ang dapat gawin. Kailangan natin hugasan ang naapektuhang parte ng katawan. Kung walang running water, maaari tayong gumamit ng vinegar. Kailangan nating tanggalin ang mga natirang tentacles gamit ang ating forceps. Sa pag-aaral na ginawa noong 2010, nasa 20-40 tao ang namamatay kada taon dahil sa jellyfish attack dito sa Pilipinas. Ang Red Cross may paalala sa mga namamasyal, lalo na sa mga dagat. Prevention is the key. Importante, number one, bago pumunta ng beach, kailangan may kasama tayo kasi body-body system yan. Number two, i-check natin, meron bang lifeguard, no? Or mga hospital or mga ibang facilidad na malapit doon in case of emergency, may pupuntahan ba tayo? And then number three, very important, kung alamin natin yung environment.
especially open sea, maraming mga panganib na pwedeng mangyari din kasabay ng pagbibitch natin. Ang mga jellyfish, madalas na nakikita tuwing buwan ng March hanggang August. Pag alam natin na marami palang jellyfish, huwag na tayong mag-swimming kasi delikado po yan. Kung sakali namang maging biktima ng jellyfish attack, ito ang dapat gawin. Unang-una, importante na tumawag ng tulong. Pangalawa, kailangan nating hugasan ang naapektuhang parte ng katawan sa running water. Kung walang running water, maaari tayong gumamit ng vinegar or other simple acid katulad ng makikita sa lemon or calamansi. Kailangan nating tanggalin ang mga natirang tentacles gamit ang ating forceps. Importante na gumamit tayo ng forceps dahil ang mga tentacles ay mayroong venom or poison. So, iisa-isahin nating tatanggalin. Pagkatapos nito, ay gagamit naman tayo ng triangular bandage upang balutin ang naapektuhang braso o parte ng katawan. Kailangan nating dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na clinic or hospital para sa karagdagang atensyon medikal. Ngayong inilunsad ang bagong tourism slogan ng bansa. Mahalagang bigyan pansin rin daw ang kakulangan sa mga medical facilities sa ilang tourist destinations. Dahil bukod sa ganda ng ating mga pasyalan, mahalagang masigurong ligtas ang mga bakasyonista. Dumarayo ang marami sa mga tourist destination para mag-relax at magpahinga. At ngayong simula na ng bakasyon ng ilan, inaasahang darami pa ang mga lokal na turista. Dapat lang masiguro ang kanilang kaligtasan sa kahit anumang banta. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion. At ito ang Reporter's Notebook.